Okay mga lods, balik tayo dito. So meron tayong i-repair ngayon, isang LG na home cheater. Yan o. So yan ang model niya. HT806. Okay. So ang complaint ng mayari nito, walang power. So i-plug natin. Pindutin natin ang power button. So wala. Dapat sana pag pindot natin dito sa power button niya, mayroong display dito. Pero wala. So wala siyang power mga lods. Ang unit na ito, gumagamit ito ng SMPS. Bali pag plug natin sa outlet, diretso na yung supply niya, papunta na sa SMPS niya. So buksan natin mga lods. Okay, so ito na. Wala naman tayong nakitang sunog. Pag ganito mga lods, kapag SMPS, meron akong sikreto dito. Paano natin malaman kung anong problema dito? Pero pwede rin na mag-voltage checking kayo agad. Ganito gawin nyo. Ito, kuha kayo ng EM or EMFM na radio or EM radio. Tapos ay i-plug natin ang ito. Lagay lang natin sa frequency na walang radio station. Yung natapat sa walang radio station. O volume natin. O dyan. Walang radio station dyan, blanco. Tapos i-plug natin tong home cheater na to. Ayan. Okay, turn off. So dahil ay ganun yung naririnig natin, so meaning to say nag-fluctuate ang output dito. So alam na natin. So pwede ring gumamit kayo ng analog multimeter rin sa 10. So dito kasi dito tayo mag-check sa 3.7 volts. So dito na pin. So naka-plug na. Ayan o. Okay. So nag-fluctuate. So ito na siya mga lods, tanggal natin. So nakasakit lang to. Kasakit lang siya dito. Yan. Okay, kasi hirap mag-repair pag nandon sa case niya. Okay, so mapapansin natin dito mga lods, may dalawang chopper. So, meron sila kanya-kanyang mga voltage regulator, ito STR, tapos itong IC. 7 pins na IC para dito at ito ay para dito sa chopper na to. So ito ay ito yung nagbibigay ng supply sa power amplifier. Meron siyang 29.5. yan yung mga voltage dito. Tapos dito rin yan. Next na gagawin natin dito mga loads ay mag continuity check tayo kasi baka may shorty dito, most likely diode. So huwag nyo munang pagbibintangan ang mga voltage regulator na to. Ang dapat na-check natin dito ay shorted muna. Mga diodes. So hindi shorted yan. Ito. So hindi rin. Ito. Okay, nawawala. So hindi shorted. Itong isa maliit. Hindi naman shorted. Obviously, good itong mga regulator na to eh. Kasi hindi naman pumutok ang fuse. Kasi kapag may short dito or open, pumuputok na to si fuse. So focus tayo dito sa secondary. So ngayon, paano natin malaman? Mag diode test. Diode
test tayo. Ayan, naka-diode. Unahin natin itong malaki. 0.3. So, good yan. Sa kabila ay wala. So, good. So, 0.3. Good. Dapat walang reading dito. So, yung na-reading niya ay sa capacitor pa yon. Tapos ay wala na. Itong isa, So, dapat pagbaliktarin natin, wala. Okay, yan o. Kahit binaliktad na natin, 0.1 pa rin. Ayan o. 0.1. Pagbaliktarin natin, 0.1 pa rin. So, meaning, hindi ito shorted. O, leaky ito, leaky. Ayan. Ayan siya. Itong diode na to. Ayan o, namumula. Halatang mainit. Compare dito. Diba? O, namumula. So, meaning to say, mainit dito. So, mainit pala ang diode na to. Pero original to kasi LG to eh. LG to na diode. Tapos ay bumigay. Yan. So, ang ipapalit ko dito kadalasan mga lods ay yung diode ng TV. Yung sa B+. O, dahil ay mainit siya, ang ipapalit ko dito ay yung sa B+ na diode. Yung rectifier diode ng supply ng B+ ng flyback. Yung sa TV, yun ang ipapalit ko dito mga lods. Kapag ganitong mainit na diode, matitibay yung mga diode na nasa TV, lalo na yung sa B+. Hindi yun basta-basta nasisira. Hanap lang ako ng diode na yun mga lods. So, ito ang papalit natin mga lods. Mas malaki siya. So, ito yung diode ng B+ ng CRT TV. Ang value nito mga lods ay RU3. Dito yung may guhit. Okay. I-testing natin mga lods. So, i-plug in ko ito mga lods. Plug in ko tong plug nya. So, naka-plug in na yan. So, wala pa rin display. Pindutin natin to. Pindutin ko ah. Ayun oh. So, meron na. Off natin. Oh, goodbye. Tapos pindot. Ilaw. Volume. Ayan. Ito, volume nya. Okay, so hindi ko na lang siya testing mga lods kasi power supply lang naman ang problema. So, talagang gagana na to. So, ito lang ang salarin dito. Diode. Okay, so that's all for this video mga lods. At keep safe always. Bye-bye.